Bagsak ang balikat ni Milka nang malaman ang kalagayan ng kanyang asawang si Raymond. He is suffering from his heart disease. Awang-awa siya sa asawa nang makita ang tubo ng ventilator machine na nakakabit sa asawa niya. Mama, magpahinga ka na po muna. Ako na po muna ang magbabantay kay Papa. Wika ng anak na si Rabi, ang panganay nilang anak ni Raymond. Dalawa lamang ang anak nila, si Ravi at Raiza. Si Raiza ngayon ay nasa unang taon pa lamang ng high school. 50 years old na si Raymond nang magpakasal sila. Siya naman ay nasa 29 nang pakasalan siya ni Raymond. Sekretary siya ni Raymond na isang byudo. Hindi niya napigilan ang kanyang sariling mahalin ng boss niyang napakabait. At sa wakas ay pinakasalan siya nito. Ngayon ang panganay nilang anak na si Rapi ay 22 anyos na. Si Raymond naman ay nasa 70 years old na at nasa delikadong sitwasyon ngayon. Ayaw niyang iwan ang asawa niya at gusto niyang nasa tabi siya nito lagi. Sige lang anak, iitlip ako mamaya pero dito na lamang muna ako. Para pagkising ng papa mo ay narito lamang ako sa tabi niya. Nakangiting wika ng ina. Si Raisa, sunduin mo na lamang siya mamaya ha. Hindi yun sanay na mag-commute eh. Kit, sunduin mo mamaya ang labasan ng klase. Tumango na lamang si Raymond sa sinabi ng kanyang ina at pagkatapos ay kinuha ang susi ng sasakyan para sunduin ang bunsong kapatid. Ilang minuto lang bago nakalabas ng ospital si Rabi nang dumating ang dalawang anak na Raymond sa unang asawa nito, sina Cherry at Hector, na sigurado si Milka na walang idudulot na mabuti. Walang respeto sa kanyang dalawang ito. Hindi siya kinikilala bilang pangalawang asawa. Ilang ulit na silang nagkagulo noon nang dahil sa masamang ugali ng mga anak ni Raymond sa unang asawa nito. Hindi niya maintindihan kung papaanong pinalaki ang mga ito ng kanilang yumaong ina. Walang naman ang mga itong mabuting katangian ng kanilang ama na siyang higit na minahal ni Milka sa asawa. Kahit paman sabihing napakalayo ng agwat nila sa isa't isa. 21 taon ang layo ng agwat ng edad ni Milka at Raymond. Pero minahal nila ang isa't isa. Si Raymond lamang ang tanging lalaking minahal ni Milka. Pasok kayo, pero huwag kayong maingay. Tulog ang dati nyo. Paniyaya niya sa dalawa. No need. Narito lang kami para kausapin ka. Diretsa ang wika ng nakatatandang anak ni Raymond na mas bata lang sa kanya ng 5 taon. Ito ay si Cherry. Napabugan ng hangin si Milka na lumabas ng kwarto na Raymond. Dinala niya sa pasilyo ang dalawa dahil baka magising si Raymond. Sigurado si Milka na patungkol na naman sa pera ang pakay ng mga ito. What do you want? Inilabas ka agad ni Hector ang dala nitong papeles at inilahad sa harapan ni Milka. Pirmahan mo yan. Para katibayan natin kapag namatay si Daddy ay hindi ka makikialam sa kumpanya niya. Kahit may hinala na si Milka sa kung ano ang kailangan ng dalawang ito, ay ganoon pa rin ang panlulumong nadama niya. Bakit ganito ang dalawang ito? Para silang basahan kung itrato. Kahit pa ang mga anak niya ay kung tutuusin, ay kapatid ng mga ito. Buhay pa nga si Raymond ay nagahari-harian na ang mga ito sa kayamanan ng asawa. Ano na lamang kaya? Kung patay na ang asawa niya, baka itapo na lamang sila ng mga unang anak ni Raymond. Buhay pa ang ama niyo. Hindi ko yan pipirmahan. At isa pa, wala akong pakialam sa pera niyong magkakapatid. Asawa ako ng ama niyo. Baka nakakalimutan niyo yan. Kung wala na kayong iba pang kailangan, ay umalis na kayo. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Tinalikuran ka agad ni Milka ang magkapatid na napakasama ng ugali. Subalit hinablot ni Hector ang kanyang mga braso. Bitawan mo ko. Ipapaalala ko lang sa iyo, babae ka. Wala kang makukuhang kayamanan ni Dad. Amin lang ni Cherry ang kumpanya at ang lahat ng properties ni Dad. Wala kang makukuha ni Sing Kung Kusing. Pati na rin ang mga bastardo mong anak. Naiintindihan mo ba? Hinablot ni Milka ang mga kamay at galit na galit na napatitig kay Hector. It's not for you to decide. It's for your dad. Ha? Akala mo hindi namin alam na nilalason mo ang isip ni Dad?
Napakalandi mo talaga kahit kailan. Bulyaw ni Cherry. Sinamaan lamang ito ng tingin ni Milka at iniwan siya sa pasilyo. Naninikip talaga ang dibdib niya kapag kaharap ang dalawang unang anak na Raymond. Simula pa man noon ay hindi siya matanggap ng mga ito. Puro paghihirap ang ipinaranas sa kanya ng dalawa noong nasa mansyon sila ni Raymond. Kaya nang makita ni Raymond ang pinagagagawa ng mga anak, ay pinagawan siya ni Raymond ng bahay at lumipat silang mag-asawa roon. Hindi yun kasing laki ng mansyon pero tahimik doon at masaya silang mag-asawa. Matiwasay ang pamumuhay nila hanggang sa binihiyaan sila ng Diyos ng dalawang anak. Napatulo ang luha ni Milka na kaagad namang pinahid nang mapansin niya ang paggalaw ni Raymond. Nagising na ito. Hi love, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalala ang wika niya, sabay hawak ng mahigpit sa mga kamay ng asawa. Hirap itong umiti at umiling na lamang sa baygap ng mga kamay niya. Kahit papano'y ayos naman ako, love. Pinahirapan ka ba nina Hector at Cherry while I was asleep? Nakakunot noong tanong ni Raymond sa asawa. Ngunit umiling si Milka. Ayaw niyang bigyan ng problema ang asawa niya. Hanggat maaari, ay tatago niya mula rito ang ginagawa ng dalawa. Ayaw niyang lumala ang sitwasyon nito kapag pati ang kabalbala ng dalawang anak ay iisipin pa nito. You need to be strong kapag wala na ako, mahal. Hindi ko ipinamana kina Cherry at Hector ang kumpanya. Kapag ibibigay ko yun sa kanila, ay mawawala na ang lahat ng pinaghirapan ko ng ilang taon. Bibigyan ko rin naman sila ng nararapat sa kanila pero sa kondisyong matuto muna silang magsikap. Pagsisikapan muna nila ang lahat bago mo ibigay sa kanila ang para sa kanila. Hirap na wika ni Raymond. Pakiusap, mahal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo naman ako iiwan, diba? Naluluwang wika ni Milka, sabay patak ng halik sa mga kamay ni Raymond. You can't hold on to me forever, love. I wouldn't last long any longer. At lilisanin ko na ang mundo sa mga susunod na araw. I want you to stand firm sa harapan ni na Hector at Cherry. Gawin mo ang hindi nagawa ng kanilang ina, ang disiplinahin sila at bigyan ng aral sa kanilang buhay. Mahinang wika nito na napapapikit at nahihirapan. Shh! Stop talking now, love. Magpahinga ka na muna. Sa mga sumunod na araw ay ang pinakamasakit na araw sa buhay ni Milka at ang dalawang anak na sina Rapi at Raiza. Tuluyan nang nilisan ni Raymond ang mundo at iniwanan kay Milka ang lahat ng obligasyon sa kumpanya. Nagpipigil na lamang ng galit si Milka. Isang araw nang sumugod doon sa opisina si Hector at Cherry. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Kabit ka lang ni Dad at wala kang karapatan sa kumpanyang ito. Pagmamay-ari ito ng daddy namin at ng mami namin. Kaya ngayong patay na si Dad, it's time for you to leave. Bulyaw ni Cherry habang si Hector naman ay nasa likuran nitong nakangising nakatitig sa kanya. Nagkakamali ka, Cherry. Ang lahat ng pera sa kumpanya na nalikom simula noong hindi pa kami mag-asawa ng dad mo ay sa pangalan yung dalawa ni Hector. Pero pagkatapos noon, ang natarang kinita ng kumpanya sa 20 taong pagsasama namin ng dad mo ay pag-aari naman namin ng mga anak ko. Anay ang lumapit kay Cherry. Pero mahigpit na binili ni Raymond na makukuha nyo lamang ang mana nyo sa kumpanya sa oras na ayusin nyo ang mga buhay nyo kapag napag-aralan nyo kung papaanong patakbuhin ng tama ang kumpanya. Patuloy niya, subalit mabigat na mga kamay ni Cherry ang dumapo sa maliit niyang pisngi. Napakagat labi si Milka dahil hindi niya inaasahan yun. Anong karapatan mong saktan si Mama? Yun ang tagpong nadatna ni Narapi at Raisa. Galit na galit ang dalawang anak niya. I can do whatever I want. Makinig ka sa akin, babae. Kukunin ko ang lahat sa inyo dahil wala kayong karapatan sa lahat ng pag-aari ni Dad. Dahil isa lamang kayong mga bastardo ni Daddy. Ikaw naman, Milka. Kabit ka lang ni Dad. Pinagtuturo pa siya ni Hector habang si Cherry naman ay tinulak ni Raisa papalayo sa ina niya. Pagpapayarin niyo ang lahat ng ito. Pagpapayarin niyo. Sigaw ni Cherry na dinuro sila at lumabas ng kumpanya. Napatutop sa bibig si Milka. Sobrang kahihiyan ang dinala ng dalawa sa kumpanya.
Kahit kailan, ay pera lamang ang iniisip ng mga ito. Mabuti pa si Rapi na nasa edad 20 ay nagsisimula ng pag-aralan ng kumpanya ng ama. Napalaki niya ng maayos ang dalawang anak na sina Rapi at Raisa. Napakalaki naman ng problema ang hinaharap ngayon ng kumpanya dahil sa panggugulo ng dalawa. Sa mga sumunod na araw, ay nagulat na lamang si Milka nang may dumating sa kanyang subpoena mula ito sa korte. Gustong kunin na Hector at Cherry ang kumpanya ng ama. Sa dami ba naman ang kailangan niyang asikasuhin, ay dumagdag pa ang dalawa sa iisipin niya. Attorney, anong dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, Ma Milka. May katibayan ka para hindi makuha ng dalawa ang kumpanya. Pero kung papanigan sila ng korte, ay maaaring hatiin ang kumpanya sa dalawa, kina Cherry at Hector. Sa mga anak mo naman ang isang parte. Ang ibang properties na na-acquire ni Raymond sa mga oras na magkasama kayo ay mapupunta sa iyo. And the other properties na conjugal property ni Raymond at sa ina ni na Cherry ay bibigay sa kanila. Paliwanag ni Attorney Santillan, na abogado ng yumaong asawa na si Raymond. Pero Attorney, ayaw ni Raymond na mahati ang kumpanya. Gusto niyang manatiling buo ang kumpanya. Higit sa lahat, nais ni Raymond na magkaisa ang kanyang mga anak. Napakahirap gawin niyan, Milka. Kilala mo ang mga anak ni Raymond sa una niyang asawa, kaya't napaka-imposibleng gawin niyan. Hindi nga niya nagawa yan noong nabubuhay pa siya eh. How much more ngayong patay na siya? Napabuga ng hangin si Milka, na inihahanda ang sarili para sa pagdinig sa kaso sa korte, na inihain ang dalawa laban sa kanya. Sinabi ng dalawa na kinamkam niya ang kumpanya at ayaw silang bigyan ng parteng nararapat para sa kanila. Inihanda na lamang ni Milka ang last will and testament ni Raymond na binasa na noon ng abogado sa harapan nilang lahat. Gusto kasi na Hector at Cherry na hindi bigyan ng mga anak niya. Gusto ng mga ito na suluhin ang kayamanan ng ama. Sadyang napakasakim sa kapangyarihan at pera ng dalawang unang anak ni Raymond. Natalo sa pagdinig sa kaso si Hector at Cherry dahil sa ebidensyang nilabas ni Milka laban sa dalawa. Ito ay ang pinirmahan ng kanyang asawa na last will and testament na makukuha lamang ng mga ito ang parte nila sa kumpanya sa oras na marunong na silang magpatakbo ng kumpanya kahit pinanigan sila ng korte. Galit na galit ang dalawa na lumabas ng opisina. Pinagbantaan pa siyang hindi pa raw sila tapos at hindi siya bibigyan ng katahimikan hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng pagmamay-ari ng kanilang ama. Ma, ano kaya kung ibigay mo na lamang kina Kuya Hector at Ate Cherry ang kumpanya para matapos na po ang gulong ito? Seryosong wika ni Rapi sa ina. Ayaw niya ng gulo. Kaya niya naman kasing buhayin ang kanyang ina at kapatid sa sarili niyang pagsisikap. Nakakapanlumong iisang pamilya lamang sila pero nag-aagawan sila sa isang material na bagay, ang pera ng kanilang ama. Your father will be very disappointed kapag mawala ng tuluyan ang kumpanya, Raph. Ayaw ng daddy mong ibigay ang pamamahala ng kumpanya sa kanila dahil tiyak na mawawala ang kumpanya ng daddy mo. Malungkot niyang saad sa anak na lalaki. Isa pa, kuya. Tayo ang nanalo sa kaso, kaya wala silang magagawa. Ang sama kaya nila? Reklamo naman ni Raisa na kumapit sa braso ng ina. Naglalakad na sila papalabas ng courtroom. Pasakay na sila sa loob ng kotse nang biglang tumigil sa harapan nila ang mga hindi kilalang tao na nakabonet pa ng itim. Pilit na pinapasakay ng mga ito si Raisa. Lumaban pa ang dalaga at si Rapi. Kaagad na nawala ng malay si Rapi matapos itong salubungin ng malakas na sipa sa tiyan. Habang si Raisa naman ay nagpupumiglas na pilit na isinakay sa loob ng kotse. Pinalo rin ng mga ito ang ulo ni Milka kung kaya ay duguan itong bumagsak sa parking lot ng trial court. Humarurot ang itim na van papalayo. Tangay ng mga ito si Raisa na noon ay nawala na rin ng malay tao matapos makasinghot ng kakaibang amoy mula sa panyong ginamit ng mga salarin pantakip sa kanyang bibig. Nagising na lamang si Raisa na nasa loob ng isang tambakan ng mga junk materials. Nakagapos ang mga kamay niya habang nasa harapan niya ang dalawang kapatid na anak ng Papa Raymond niya sa unang asawa. Ang sumasama niyo talaga! Bakit pa kayo ganyan, ha? Sumbat niya sa dalawang kapatid habang napatulo ang luha. Masakit ang mga kamay niyang nakagapos ng lubid. Ganoon rin ang dalawang mga paa niya.
Don't worry, little sister. Wala naman kaming gagawing masama sa'yo eh. Papakawalan ka rin namin. Patapos yung permahan ay bibigay nyo na sa amin ang lahat ng ari-arian ni Dad. Nakangiting wika ni Hector sa kanya. Mga gahaman sa pera, yun lang ba talaga ang mahalaga sa inyo? Di nyo ba naiisip ang lahat ng sakripisyo ni Daddy para lamang sa kumpanya? Tapos ganyan lang ang gagawin ninyo? Patahimikin mo nga yan, Hector. Nakakainis na ang papaing yan. Masyadong self-righteous, kagaya ni Milka na ina niya. Singal ni Cherry na tinutukan ng baril si Ryza. Paparilin kita kung hindi ka tumahimik yan. Napaihos na lamang si Ryza at nanahimik na lamang dahil baka barilin siya ng baliw niyang kapatid. Hindi nagtagal ay nirinig na nila ang pagtigil ng sasakyan ni Milka. Kaagad siyang tumungo sa address na pinagdalhan nila Cherry kay Ryza. Matapos niyang dalhin sa ospital si Rapi na may sugat rin pala sa ulo matapos muntog sa pader. Ngiting tagumpay naman ang sumilay sa mga labi ni Cherry at Hector. Dahil sa wakas ay mapapasakamay na nila ang lahat ng ari-arian ng kanilang Daddy Raymond. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na ang mga papeles na yan. Nakatunayan na ibinibigay mo na sa amin ni Hector ang lahat ng properties ni Daddy. Dahil kung hindi, ay papatayin ko tong si Ryza. Asik ni Cherry kay Milka. Awang-awa si Milka sa kanyang anak na ngayon ay nakagapos ang mga kamay at paa habang tinutukan ng baril ni Hector. Mama, huwag mong permahan yan. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa kapag mapasakamay ng dalawang yan. Matapang na sigaw ni Ryza sa inang si Milka. Ang tapang mo talaga eh, no? Gusto mo talagang mapaaga ang kamatayan mo? Napasigaw na lamang si Milka matapos kalabitin ni Hector ang gatilyo ng baril. Umalingaungaw ang putok ng kabuong bodega ng junk materials. Huwag! Huwag mong saktan si Ryza. Pipirmahan ko yan. Sa inyo na ang lahat ng yan. Huwag niyo lang saktan ang anak ko. Umiiyak na wika ni Milka na ngayon ay nanginginig sa takot na kinuha ang papel mula kay Cherry. Patili ka lang naman palang kausap. Pinapahirapan mo pa kami. Iniabot ni Cherry ang papel kay Milka. Kagad namang pinirmahan ni Milka ang papel na iyon at umuusal ng mahina. I'm sorry, love. I'm sorry but I can't do it anymore. Ayokong may mangyaring masama sa anak natin. Pagkatapos mapirmahan ni Milka ang papel, ay masayang-masaya ang dalawang sakim na anak nitong si Raymond. Halakhakan at tawanan ang ginawa ng dalawa. Tuwang-tuwa sa ginawa nila. Si Milka naman ay walang patidang pagtulo ng luha habang kinakalas ang mga lubid na nakagapos sa kanyang mahal na anak. Ma, paano na tayo? Napaluharing wika na Ryza habang niyakap ang inang lumuluwa rin. Kakayanin natin ang buhay, anak. Kakayanin ko para sa inyo at kay kuya mo. Hayaan mo na lamang sila. Darating rin ang karma sa ginawa nila sa atin, anak. Lumipas ang isang linggo matapos ang pangyayaring iyon. Nagsisimula ng iraos ni Milka at Rapi ang buhay habang patuloy naman si Ryza sa pag-aaral niya. Sa loob ng isang linggo ay bumili ng sports car ang magkapatid na Cherry at Hector. Walang araw na hindi nagpupunta sa kasino ang mga ito. Sugal dito at sugal doon ang ginagawa ng dalawa. Minsan ay pumapasok pa sila sa bar. Kagaya ngayong araw na ito, isang masamang balita ang dumating sa tahanan ni Milka. Nadisgrasya daw ang sasakyan ng magkapatid na Hector at Cherry sa kahabaan ng highway. Nagmamaneho kasi si Hector ng lasing. Galing ito sa bahay pasugalan at pati na rin sa bar na sinamahan naman itong si Cherry. Sa loob ng isang linggo ay para silang mga bilyonaryo na wilaldas ang pera ng kanilang ama sa kasino at bar. Pag-uwi ng mga ito ay bumunggo sila sa napakalaking truck. Kahit paman masama ang ginawa ng mga ito kina Milka at pati na rin sa mga anak niya ay pinuntahan pa rin nila ang mga ito. Nanghihina si Milka sa nalamang dead on the spot si Hector habang si Cherry naman ay nabulag matapos matusok ang mga mata sa mga bubog na galing sa harapan ng bagong bili nilang sports car. Napahagulgol si Cherry na kumakapa sa kadiliman habang nakikinig sa sinabi ng asawa ng kanyang yumaong ama na si Milka. Huwag kang mag-alala, Cherry. Ipapa-opera ko ang mga mata mo. Nasira ang cornea mo kaya hindi ka nakakakita. Ginagawan ko na ng paraan para makahanap ng cornea na magmamatch sa'yo. Napalunok na lamang si Cherry
Hindi niya inaasahan na sa ganitong pangyayari ay narito pa rin si Milka, habang si Rapi naman ang nag-asikaso ng burol na Hector. Kaninong Cornea ang nagmasya Cornea ko? Malungkot na saad ni Cherry. Ang Cornea ng Kuya Hector mo, Cherry. Sana naman ay magbago ka na pagkatapos ng pangyayaring ito. Kapag makalabas ka na sa ospital at okay ka na, ay alis rin kami ni Rapi at Raisa. Ang kumpanya ay pansamantala kong pinahawakan kay Attorney Santillan. Pero kapag okay ka na, ay alis na kami. Huwag kang magalala, wala kaming balak na tumira sa mansyon nyo. Ngayon lang to habang nakapurol pa sa Hector. Milka! Napatulo ang luha ni Cherry. Huwag mo na akong iwan. Ayokong mag-isa sa buhay. Patawarin mo ako at ipapangako kong magiging maayos na akong ate kinarapi at Raisa. Ibibigay ko na ang mga nararapat sa iyo na ipinagkait ko sa inyo. Ituturing kitang tita. Patawad sa iyo, Milka. Humaagulgol na wika ni Cherry na lumuhod sa harapan ni Milka. Sa paglipas ng panahon ay nagbago si Cherry. Naintindihan niya ang pamilyang iniwanan ng kanyang dati Raymond ay mas mahalaga kaysa sa kayamanang iniwanan nito. Ngayon ay masaya na silang nagsasama-sama at nagmamahalan sa isa't isa.